Mr. Speaker, Your Honor, hindi ko alam kung bakit napakalaki. No, this is again, Mr. Speaker, my answer comes from my own opinion. Ha? Now, I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan ito eh. Ngayon lamang po, masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ha? Ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman, Mr. Speaker, Your Honor. So would the distinguished sponsor yield to some of our questions? Mr. Speaker, gagalakan ko po na tanggapin ang mga katanungan at sagutin po ng abot ng aking makakaya. Okay, so yung unang tanong, Mr. Speaker, distinguished sponsor, siguro ang unang tanong ay tungkol din sa confidential funds. Okay. So ang ombudsman po ba ay entitled sa confidential fund noong mga nakaraang taon, 2018, 2019, 2020, 2021, and 2020? Yeah, Mr. Speaker, Your Honor, palagay ko po ako bilang personal opinion, hindi ko na kinakailangan pang kausapin ng ombudsman tungkol dito eh. Palagay ko, it is needed by the ombudsman. Why? Because the ombudsman is an investigative body. Kinakailangan makita po natin ito. Bilang investigative body, kinakailangan po nila ng confidential fund. Ang pinag-uusapan lamang ito eh, ginagamit ba ang confidential fund ayon sa paggamit the ombudsman? Which is correct. Oh, ginagamit po nila yan. Pero nung araw pa, nung una pa, bago pa lamang si Justice Martires na upo bilang ombudsman, meron na pong confidential fund ang ombudsman. Yes. So, ang sinasabi po, Mr. Speaker, ng ating distinguished sponsor ay merong nakalaan na budget sa GAA ng 2018 to 2022, ang Office of the Ombudsman. Tama po? Ay, ano po yun? Ano po yun? Sa sinabi niyo po kanina, Mr. Speaker, ang Office ng Ombudsman ay nilaanan or allocated, merong allocated na budget on the confidential fund. Since, ito lang, ang nag-gather ko lang naman ay since 2018 up to the present. Yes. Tama po? Well, Mr. Speaker, Your Honor, hindi ko alam kung bakit napakalaki. No, this is again, Mr. Speaker, my answer comes from my own opinion. Ha? Now, I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan ito eh. Ngayon lamang po, masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ha? Ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, Mr. Speaker, tama po yun. Ano? Sinabi po yun ng ombudsman noong nakaraang budget briefing ng Office of the Ombudsman noong mga nakaraang linggo. So, yung unang tanong ko po, tama naman po, no, yung sinagot ng ating distinguished sponsor, Mr. Speaker, mula noong 2018 hanggang sa ngayon,
ay may inilaan na budget ang Kongreso para sa confidential fund ng ating ano no, ng ating ombudsman. At gusto ko lang emphasize dito, Mr. Speaker, na kung ikaw ay walang expressly provided for na budget allocation for CF, so wala kang gagamitin na confidential fund. Pero sa dokumento natin, sa records natin, from GAA 2018 to 2023, meron po talagang inilalaan ang ating Kongreso na budget para sa confidential fund ng ating ombudsman. So totoo naman ano, na meron talagang ginagawang mga investigasyon, siguro may ginagawang mga surveillance, may ginagawang mga iba pang mga related doon sa mga confidential informations. Kasi nga, nag-iimbestiga tayo, di ba, ng mga quote-unquote corrupt officials. So, nilalaanan siya. So, tingin natin sa Kongreso, dapat laanan. Kaya nga, through the years, nagkaroon po ng budget ang ombudsman ng confidential fund. So, yun lang po ang gusto ko itanong, na talagang sa mga budget natin, merong otorisasyon ang Kongreso na gumamit ang ombudsman ng confidential fund. Unang-una, Mr. Speaker, Your Honor, it is not upon the dictate of the ombudsman kung magkano ang confidential fund na ibibigay sa kanila. It was given by the DBM. Pangalawa, gusto pong makita natin kung kailan nag-start po ito. In fact, confidential fund of the ombudsman started in 2005. Oo. And even today, the ombudsman has complied with all the requirements of the COA circular performing to confidential fund. No audit observation or findings on the use of confidential fund of the office. So, sa akin po, ganito, I think that Congress later, if ever Congress will not remove the 51 million confidential fund, perhaps later, we have the oversight committee in Congress, we could be able to investigate the use of any confidential fund of any agency in government, Mr. Speaker, Your Honor.